Grace to you, Lord Jesus Christ. Are human beings free? A very profound question. For example, in the first reading, Daniel, together with Hananiah, Mishael, and Azariah, was called to serve the king. They do not want to eat the food that was forbidden by Mosaic law. But they only ate vegetables, and they were healthier than the others. So were they free in choosing not to defile themselves, as the first reading said? Saint Cecilia, patron saint of musician, virgin and martyr, were also given a choice. You make an offering to the Roman gods or die. She chose to die as a martyr. In the gospel today, the poor widow chose to put in the 2 small coins, her whole livelihood. Yung isusubo na lang, sabi ng mga Tagalog, nawala pa. Binigay niya kasi sa Diyos. Kahit napakaliit, pero yun na ang lahat para sa Kanya. Tuwang-tuwa sa Kanya ang Panginoon. Tayo kaya, pagpunta ko rito, naka-assign, mag-misa, 6 p.m., papunta ako. Malaya kaya ako, yung mga lectors, kayo lahat na narito, kayo lahat na nanonood sa inyong mga monitor, are we free? Kasi, brings to mind the story of the young man, rich young man. Paano ako makapunta sa langit? Sa kaharian ng Diyos? Sundin mo yung mga utos? Sabi, sinunod ko lahat yan. Yung 10 utos ng Diyos, mula pa sa pagkabata, sinunod ko. Sabi ng Panginoon, salangkulang sa iyo. Pagbili mo lahat ng ari-arian mo, sumunod ka sa akin, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Tumalikod yung binata kasi sabi ng Gospels, he had great possessions. He was very rich. And he could not leave behind all the riches because of his greed and avarice. All the others also in the Gospel, they made offerings from their surplus wealth. Kung ano sobra, binibigay nila sa tempo. Eh, yung mga mayayaman dito sa atin, wala nang sobra para sa kanila dahil kabig lang, hanggang mamatay, payaman ng payaman. Malaya kaya yan sila na pinili? O pag-usapan natin yan from science, psychology, philosophy. Many philosophers said, we are not free. There are many philosophers also said, we are free. What does our faith tell us? Are we free to worship God? Are we free to die for Him like Saint Cecilia? Are we free to give everything to Him? Or we hold on because we love our wealth more than eternal life? There are laws that bind us. We are not really absolutely free. Law of gravity. Tumalon ka mula sa tower, babagsak ka. The law of gravity, well, so maraming laws, physical laws. Tapos, yung hereditary laws. Mga sakit-sakit mo ngayon, galing sa mga ninuno mo yan. Hindi ka na malaya dyan. Nakalagay sa DNA mo yan, nakaprogram ang DNA mo na malaki
ang chance, hindi ka mag-iingat, namatay sa diabetes ang tatay at nanay mo, ikaw ang taas din ng sugar mo pag lumabas na yung iyong blood. Batas din yun. Hindi ka free. Tapos, kung saan ka pinanganak, yung environment mo. Hinuhubog din yan ang pag-iisip mo. Iba ang pag-iisip mo kung pinanganak ka sa Alaska, doon sa disyerto sa Libya, o doon sa kagubatan ng Mindanao, kagaya ko, iba ang ating pag-iisip dahil dyan. Humuhubog din ng ating pag-iisip. We are not totally free. Sanggol ka pa lang, yung brain mo nagkoconnect na yan eh. According to your mother, kung matakutin yan, matakutin ka rin. Tapos, may mga batas pa ang ating kultura, ang gobyerno. Kailangan din nating sundin. So, hindi ka talaga lubusang malaya. Ang sabi ng mga philosopher na may pananampalataya, may siguro mga 70% na dahil sa batas ng physical laws, batas ng daigdig, batas ng universe, dahil sa hereditary laws, dahil sa cultural upbringing. Pero mayroon tayong puwang na magiging malaya tayo. Will you offer incense to the gods of Rome, or you will be killed? Saint Cecilia, Virgin and Martin. Will you give the 2 coins that are your whole livelihood, like the woman in the gospel today? May puwang for freedom ang buhay ng tao. Kaya, to be free as much as human frailty will allow and the laws of nature, kailangan lagi tayong nagdarasal, nagmeditate, gaya ng mga Hindus. That's their way to be free from illusion. Yung mga Buddhist, ganun din. Kasi yung lahat ng mga batas, yung 70%, minsan nagbibigay ng maling paghubog sa atin yan eh. Sasabihan ka, minamanipulate pa tayo ng advertising, ng mga commercial. You're told to buy things which you do not need. They will target your insecurity. If you feel you are not too beautiful, then you have Botox because you're already growing old, or you have a facelift, or you use this kind of lipstick. We are always bombarded by advertising that sometimes makes us do what we do not want, makes us do things that are bad for us. So, payaman ka ng payaman. Baka na-brainwash ka rin na ang your dignity, yung kahalagahan ng buhay mo ay nasa laki ng iyong mga pag-aari, kagaya ng the rich young man in the gospel. So, yan ang ating panalangin ngayon. Na sana yung 30% ng ating kalayaan magiging tunay na malaya tayo dyan. Sunod pa rin tayo sa law of gravity, sundin pa rin natin ang batas ng Pilipinas, mag-ingat pa rin tayo kung diabetic yung nanay at saka tatay natin. Pero may 30%. At yung panalangin na malalim, hindi yung do not multiply your words, sabi ng Panginoon, para magiging malaya ka talaga kung ano man ang pipiliin mo. Kaya yung mga seminarista, 10 taon yan bago ordinahan. Pinag-re-retreat, 30 days retreat. Para magiging malaya talaga pag nagsabing, narito ako, Panginoon, maglilingkod sa iyo. E pati yung rektor, tatanungin pa, ito bang oordinahan, you know whether they are worthy? And the rector will say, as far as human frailty will allow, we have judged them
to be worthy to be ordained. Sasabihin niya sa bishop. So tayo rin, we receive the Lord in Holy Communion. Let us pray that we would be really free to choose the good. Na kung halimbawa, mayroon mang choice na napakasakit, kakayanin pa rin natin, malaya pa rin tayo, nasundin yon dahil yon ang kalooban ng Diyos, kagaya ni St. Cecilia. Walang kalayaan yung rich young man to serve Christ because he was so tied up with his wealth. What enslaves us? That's what I would like everyone to ask today. What enslaves us? Material possessions? Anger of the past? Yung mga resentments natin? Takes away our freedom. So let us spend time reflecting on what God really wants us to do. And then when we know it, that He will give us the grace so that we can choose according to His will. Huwag tayong magpa-program sa mga material things. Huwag tayong magpa-program sa mga ideolohiya. Huwag tayong magpa-program at magpaalipin sa kung ano-ano mang mga political parties. We will be free. God has set us free. And He will give us the grace to choose correctly, no matter how painful, when the time comes, when our freedom is being called into question. Let us pray during this Mass that as far as our human weakness, we can exercise our freedom to love God with all our heart, with all our strength, with all our mind, with all our being, and to love our neighbor as ourselves.